So guys, it's another wonderful day here in San Mateo Isabel and welcome to another vlog. Mga kwentuhan, nag-agree ba kayo sa akin na every achievement needs for celebration? Kahit maliit na achievement yan or big achievement or kahit medium achievement, achievement pa rin yan. Kaya dapat celebrate natin. Alam nyo ba kung bakit ako masaya ngayon? At bakit ako magse-celebrate ngayon? Not me, but kami ni Wifey. Dahil sa nakita nyo yung last vlog na mayroon kaming event na kami ang nag-setup ng pastry corner or pika-pika pastry. That deal was not so big, but that was the biggest para sa aming starting na business. Kaya today, may lakad kami ni Wifey, of course. Nililinis ko si Rosie, kasama si Rosie syempre. Kahit simpleng kain nandito sa San Mateo Isabela, just along the highway. Hanap tayo, it's time for a small celebration. And let's be positive the whole day. Mga kawentuhan, come on, enjoy the rest of the day. Woo! Rock on! Kape tayo habang naglilinis ang kotse. Casco Farm is back on the road! Kasi, by the way, Daniel, say hi to Kakwentuhan. Hi, Kakwentuhan! Weather. Sabi nga every achievement needs for celebration kahit maliit lang nung malaki. So today, instead na ang plano namin ni Liv is lumabas lang at kumain somewhere here in San Mateo, today po, magdadrive tayo to another city dito sa Isabela. Ito yung first time naming makapunta driving on that city. So, first time driving to Kawayan City, Isabela! Yes! Tingnan natin guys, panoorin yung video ito kung ano bang mga meron dyan sa Kawayan City, ano bang pwede dyan pasyalan. Mukhang nagugutom na si Wifey, pwede magsalita. Tara na! Tingnan natin! Tara na! Tingnan natin! Batibo! Pero first of all, mag-guess muna tayo kasi medyo malayo rin. Yun ang ayaw ko! So yun ang hate niya! Pero guys, before anything else, pakita ko muna yung mga feedback, yung mga nasabi ng mga ilang customer doon sa event na pinagkatera namin. So ito, panoorin nyo yung mga feedback sa aming pastries. Kumusta naman yung mga sweets? Kumusta naman? Okay, masarap. Wala lang. Sakto lang yung tamis. Ah, thank you. Sakto lang ba yung tamis ng ating donut at saka ng mga pastries? Si Sir Julius, tara ba natin kung nagustuhan niya yung pagkain. Dali na yung sweets at saka yung mga cookies. Sir, kumusta po yung pagkain? Ang sarap, super sarap, super yummy, especially yung cookies, and of course yung magtagdon, yung waffle, and ice cream. Yung ice cream niya, I like the toppings. Thank you, super. Sir Julius. Thank you, Sir Julius. Yung donut, sir, natikman. Hindi mo natikman. Anyway, sana natikman ko din yung donut. Thank you very much, pa. The best. So yan, napakasaya naman yung mga feedback nila. And by the way, let's go kasi medyo 1 hour ang biyahe papunta ron. Tingnan nyo yung mga ibang magagandang place doon. Sana makapag-video kami along the way. Hindi malobat. And tara na mga kwentuhan. Let's G! Enjoy. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess. So guys, after a few minutes of driving, nandito kami sa Kabatuan, Isabela, and balita ko dito maraming suman maureko. Para bili tayo pang baon natin habang nagbibiyahe. Siguro napanood nyo na yung old video ko, suman maureko. Sa mga hindi pa napanood, panoorin nyo. Sarap yun. Anyway, tara bili tayo. Ayan guys, mukhang mayroong nagtitin ng Moreco dito. Tara, hindi tayo. Boss, magkano yung Moreco nyo? 10 sir, pero pagka isang daan may plus yung isa. So 5 pieces ng Morecos, bili tayo. Comment kayo sa baba mga kwentuhan kung nakatiim na kayo ng suman Morecos. Kasi ang alam ko, originate ito sa Bulacan. Pero dito sa Kabatuan, ibang klase naman sa kanila. So tara na ulit guys! Diretso na tayo ng Kawayan City. Let's go! So mga kwentuhan, after a few minutes of driving again from Kabatuan, nandito kami sa Bayan ng Luna. So yung ganun pala, from San Mateo, madadaanan muna Kabatuan, then Luna. I don't know kung tama ba itong aming binabaklas na highway na to kasi doon sa kabila at tapos nato Garao City. Pero parang feel ko tama naman eh. So let's go! Siguro next na ang Kawayan City. So yun guys, parang nasa loob na tayo, no? Parang pumapasok na tayo ng Kawayan City kasi lubak-lubak na yung kalsada. Then tsaka marami ng sakyan, maraming tricycle,
Medyo mabagal lang tapo ng mga sasakyan. Anya, what's your order? I hope there's ice cream, so I'm gonna get ice cream. So by the way guys, dito kami sa Cagayan City, pero walang masyadong pasyalan dito, tsaka masyadong traffic, so mga SM lang. Pero meron kaming nalaman na meron pa ditong pasyalan malapit sa Cagayan City, which is ibang bayan na yun, di ba? Ibang bayan? Yeah, it's... sa bayan Reina ng Reina Mercedes. So meron daw doong Meraki Garden, sa lating na natin. Maganda daw yung garden na to, pero mas maganda siguro pumunta doon, medyo madilim na. Oh, para may ilaw. Para kita natin yung ilaw. So, panoorin nyo guys, mamaya kung ano ba sinasabi ng Meraki Garden, kung maganda ba doon, first time din namin pupunta, hindi namin sure kung maganda. Pero before yan, kain muna kami dito sa car, kasi walang parking dito sa McDo, drive-thru na lang tayo. So, Daniel, what's your order? Hi, as I was saying, if there's ice cream, then my order. Ice cream again? Ice cream. I love ice cream. So, French fries, ice cream. So guys, habang naghihintay kami ng drive-thru, medyo mahaba ang pila, kaya na tayo ng Suman Moreco. Ayan ang Suman Moreco ng ano, ng Kabatuan, no? Yan, no? Ang sarap niyan guys, sobra. Ooh, sarap niyan. Mmm. So yan guys, kuha na natin order natin sa McDo. Meron na tayo. Meron din na pala sila kasi tapos ka na. Tapos na ako, nakadalawang mauray ko na habang naghihintay. Thank you. Thank you po. Yan guys, tara. Merienda na tayo habang naghihintay ng Meraki Garden. Nasa Cagayan City pa rin kami, pero let's drive for a few minutes. Nandun na tayo. Meraki Garden, here we come! Hey mga kwentuhan, we just arrived here sa, ano, sa Meraki Garden sa bayan ng Reina Mercedes dito sa Isabela pa rin siyempre. Ang Reina Mercedes po yung bayan next to Cagayan City, right? Yeah. Yun, tara tingnan natin kung ano bang meron dyan sa loob ng Meraki Garden. Let's go! Yun guys, ito nasa loob na tayo ng Meraki Garden and yun, ang daming bugambilya dito. Wow! Yun, mamaya pala mas maganda kapag may ilaw na kasi may mga display dito, may mga lightings na maganda. So hintay-hintay namin dumilim ng konti. Sa maaga pa naman, it's around 4 o'clock pa lang. Tingnan natin mamaya kung may mga ilaw na. So may kubo dito na pwede kang magpahinga, umupo, eh umaambo na ngayon. Kaya akat muna kami sa kubo. Go to kubo na yun yan. Nice! So medyo umaambon guys, pero mainit ang araw kaya ang ganda na panahon. So umaaraw, umuulan. Literally, kantang umaaraw, umuulan. Anyway, meron dito yung snack house na ang pangalan ay Taverna Cafe. So nagsiserve sila mga coffee at saka syempre mga pasta. Pero tingnan natin sa taas kasi para makita natin yung overlooking. Kasi meron itong taas, oh. Yun. Tara, akyat tayo sa taas. Meron dito yung mini tower. Yung parang sa taas ng cafe. And yes, so dito pa lang, pero ang ganda na tingnan. Yan. Pero tingnan natin sa taas. Tingnan natin yung pinaka-overlooking niya kasi wala akong drone, eh. So we cannot have drone shot today. That's nice! There's a big rainbow there. Anyway, araw pa ngayon, so nakikita nyo itong ganda nito kapag ka may ilaw na. In 3, 2, 1!